mga ka-angol. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon po is maaga po. Ang oras po natin is 11 a.m. in the morning. So, maaga po kami nagigising dito sa BNT House. And maaga rin kami natutulog. At nagbago na talaga yung aming body clock. So, mga ka-angol, mas nagiging productive na kami. And marami na kami nagagawang videos para marami na rin kayo mapanood sa aming sari-sari channel. So, mga ka-angol, kakatapos lang para namin mag-breakfast. So, yung mga ibang bayut is nasa taas na, nagpapahinga kasi kakatapos lang namin mag-breakfast dito, mag-coffee, yung iba nag-coffee, yung iba kumain ng breakfast. Ngayon mga ka-angol, ang video na gagawin natin is tatanungin natin ang mga bayut kung kamusta na ba ang kanilang mga puso. Yes, kamusta na ang kanilang mga puso? Dahil pre-time din namin ngayon, so mga ka-angol, dakit na natin ang mga bayut at tatanungin natin kung kamusta nga ang kanilang mga puso. So, alat na! So mga ka-angol, ang una natin tatanungin is ang napakaganda at napaka-unique at napaka-talented na person. Please welcome Nigi Jeff! Hi! So Nigi Jeff, ano ba yun? I have a question for you. Okay, ano yan? How was your heart? My heart went... My heart is happy because, you know, there's a lot of people around me that makes what my heart is right now. What my heart... My heart, though. That, hindi kasi yan yung family ko, andyan kayo. And of course, yan si God, nalang pumulagaan sa akin. And my heart is really warm. Because my heart went shalala. Hi! Hi po, ang nagpunta ang tatanungin is all the way from Talong, capital of the Philippines. Talookal City! Talookal City! Balong! So, Balong. Yes po. Kamusta naman ang inyong puso? Itang-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 tang
yung mga nakaraan lately, ano, parang... Kasi, you know, hindi mo naman kasi kailangan, ano, piliting maging masaya. Kung malungkot ka, minsan kailangan din natin maging malungkot sometimes. Tama. Kung halimbawa man sobrang bigat na, edi, ilabas na natin. Pero... Hindi, okay naman ang puso ko. Baka naman. Sa mga ano po dyan, looking for jowa, open po ako. Naka-open po yung anak ko, si Nakalong. Naka-open po yung email ko, yung messenger ko. Lahat po, gusto nyo gusto mag-DM. Ayan, tando na kami, comment mine. Huwag yung tuwalya, ha? Huwag yung walisa. Thank you. Thank you po. So, mga ka-adgol, sila po yung una nating interviewin. So, mamaya po, update namin kayo kung sino-sino pa ang mga tatawagin natin kung kamusta ng mga baka din ang mga puso. So, ha-update na rin namin kayo. A few moments later. So, mga ka-angol, natagpuan na po natin ang ating next na i-interviewin. So, nandito po siya sa third floor at nag-a-unwind po siya para po siyang broken. Pero, tatanungin po natin siya kung kamusta na po ang kanyang puso. So, at tatanungin po natin is si Mama Joabe. Kamusta na po ang iyong puso? Ano? Nakikita yung dyan. So, Mama Jobin, kamusta na ang iyong puso? Ako, okay naman. Hindi naman ako broken, hindi naman ako sad. Okay lang, parang normal day. Hindi ko masabing malungkot ako kasi hindi naman talaga. Hindi ko masabing masaya ako kasi hindi naman ako sobrang saya. Basta okay ako, parang chill-chill lang tayo ngayon. Pero nakakatamad kasi umuulan, tapos ang init na naman ngayon. Kaya ang lamig, tapos yun ang init. Nakakairita, parang kung lalagdatin dahil sa mababaw. Huwag mo panahon. Pero okay naman yung puso ko ngayon. Happy naman. May nagpapatibok ba ng puso ni Mama Jack? Wala, hindi ako para sa ganyan eh. Parang hindi pa oras yan para sa akin kasi mayroon pa akong priority. Ay, my family first. My family and my mom. I-share ako. Mama muna tayo. Kasi may naasikasa rin ako yung bahay namin. Naasikasa. Abangan nila yun. Abangan niya yan mga mama sa December. Magkakabahay na tayo. At magkapit-bahay lang po. Yes, magkapit-bahay lang kayo. May walking distance na. Yes. Ayoko muna mag-jowa-jowa. Tsaka na yan. Pero pag meron doon. Apply na po kayo sa mga apply na. Message lang po ako sa Instagram at Jovin. Pero sa FB po, Jovin Raniola Katubig. One ka na po. Nag-message po agad ako. Lagi po nagtitigil na mag-reply agad. Reply agad. Basta lalaki ha, huwag babae.
Hindi po ako para sa babae, para sa lalaki po. So, ayun po, thank you Mama Jovin. Always welcome. So, ngayon po, nagsama-sama na po kami dito sa baba para po, patanong na po natin yung dapat tanongin. So, tatanungin na po natin yung... Kasi, we have a lot of questions, and a lot of the suggestions, a lot of judgments. So, ngayon po kasi is February. Ano yung mga puso? In my opinion. So, ano na nga balita? I'm so excited kasi andito ako sa panibagong show talaga na GMA7. Usapang love life with Madam Audrey. So, ayan, Andrew, ano bang meron ngayon? Ngayon po is, nagtatanong po ako. Nagtatanong po, kamusta ka? Kamusta ka na? I'm fine, thank you. Ga ikaw? I'm happy, thank you. Why? Because I'm inspired. Ay, inspired! Kasi madami yung tatanong yung social media. Social media. In the comment section, my heart will... Hindi madami yung tatanong. So, kamusta na daw yung mga puso ng mga bay? So, ako natin tatanong ngayon ay si Tabaye. Kamusta na nga ba ang puso? Okay lang. Fatty? May panting ka na, banda sa gilid. Mataba. Kakasisig lang po lang. Parang may panting ka na up lower part. Hindi, I'm so happy right now. Sobrang saya. And ayun nga, tulad ng sabi ni Jessica, inspired every day. And ayun, masaya, masaya. Ina-enjoy ko yung moment na masaya pa. Kasi diba, sa isang relasyon kasi darating talaga yung mawawala, yung kiling, yung saya. Pero dapat pag dumating yun, ready ka, prepared ka. And ako, prepared ako doon kasi kahit dumating kami sa point na hindi na kami masaya, hindi na kami kinikiling, alam ko makakagawa kami ng way para makita yung dating kiling. Diba? So ngayon ako ha, ngayon stable yung heart ko na, stable yung feeling ko ngayon na agad masaya ako, masaya na. Diba? Ayoko masira yung kasiyahan. Diba? Hindi dahil sa sinasabi ng iba, kailangan maging malungkot ako. Alam mo yun, diba? Kasi ang daming pwedeng sabihin ng taong nakapaligid sa'yo. Yes. Lahat na sa relasyon natin, diba? Ang daming pwedeng sabihin ng ibang tao, pero dapat hindi yun makahadlang para mahinto yung kasiyahan mo. Kasi diba, minsan lang tayo maging masaya. Hindi araw-araw, nakakamtan natin yung saya, diba? So kailangan pag hanggat masaya ka, i-enjoy mo yun. I-embrace mo yung happiness na yun. So, ayun, okay yung heart ko. Stable. Kasi sinabi ni Andrew February, so parang damang-dama ko talaga yung araw ng puso. Si Cupido kasi guys na. I'm so happy kay Aye dahil masaya ang puso niya ngayon. And so happy for you and for you. So, ang next natin tatanungin ay si Pochi. Ba't nga ba Pochi? Kasi my favorite king. I'm curious question. May balak pa ba? Anong kaso? Ako po yung okay. Kumusta ka naman, Jess? Yun nga, tulad din sinasabi ko. I'm happy and inspired everything what I did. And you know, parang ang sarap lang mabuhay na parang meron ka yung pinagkukuha ng saya bukod sa friendship and meron kang family at saka meron alam niyo yung partner ng puso mo, parang ang sarap mabuhay guys nang may nagmamahal sa'yo ng tunay. And ang sarap lang kumilos, gumising ng umaga na may nagmamahal. Ang sarap pa in love, and ayun, lagi naman akong in love kay Kevin. Wow! Kevin, kung nanonood ka man. Ako lang ah, pero... So,
So, Alex, muna natin tatanungin. Alet, ulit. Kasi natanungin natin siya sa taas. Kasi iba yun eh. Pag nasa baba ka, iba yung level. Feeling, iba yung emotional madadala mo. So, kasi sa taas natin tatanungin ay si Limwe. Ah, so, Limwe. Ganda ka. Hindi kasi ito, ito, lahat ng mawak sa Magic Mike, parang nagiging inspired. Mm-hmm. Siguro dahil LGBTQ. So, yeah. Kamusta na yung iyong puso? Aking puso! Ay, syempre ngayon, I'm still healing. Ayan, syempre sa mga nangyari. Ayan, kaya yung puso! So, nahubo! Kaya yung puso ko ngayon, ayan, masaya! Kasi I have a lot of people, sinabi ko nga sa taas, diba? I have a lot of people that surrounds me, loves me na. Hindi, minamahal ako. And then, nandiyan yung friendship, nandiyan yung family, and of course, maraming tao na along the way, na kahit para ma-pop up ko yung mga nangyari na masasakit, ganyan. So, I'm so thankful ngayon. Kasi yung heart ko ngayon, healing and still loving. Oh, ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Kaya pag tinanong ko na siya? Nag-rock. So, Balong, kamusta na nga yung puso? Ako? Alam mo na yun? Nakikita! Kita yung utak! Ako, still ano pa rin ako, recovery. 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 Kasi hindi naman kasi nalaga natin pwedeng pilitin ang puso na magbuhon agad. And sometimes may mga ano tayo makakasama talaga hindi nalaga natin makakasama for the long time. And ayun nga, andun pa rin naman, nakafocus pa rin ako sa friendship tsaka sa family. Kasi yun lang naman ang meron ako. Kung halimbawa mang dadating yun, wag muna. Or halimbawa mang ano kasi galing tayo sa ano eh, sa... Yeah. Sa mga nangyari lately, ng mga past na nangyari. So, ayun, masasabi kong okay yung puso. Kasi... Ay, shit. ang tanong kasi is kung kamusta ang puso, which is okay naman. Yes. That's, yan ang masasagot ko, okay naman. Kasi hindi ka pwede maging malungkot. Kapag naging malungkot ka, magtutuloy-tuloy. Si Balong kasi sa mga nakakaalam, galing si Balong sa Heartbreak. So, message ko sa'yo, sana hindi ka na lang pumasok sa buhay ni Balong kung panglingguran ka lang, di ba? Sana hindi, inayaan mo na lang siya kasi okay naman siya, tapos iiwan mo siya. Pero, masakit. So lang yan kasi, basta patunayan ni Balong sa sarili niya na hindi kanya kailangan, meron siyang pamilya. Love your family first, diba? True. Kung iwan ka, hindi iwan ka. Yes. Not your loss. Tsaka, ano ah, huwag natin hayaan yung sarili natin na malugmok sa kalungkutan. Tama. Kumbaga parang tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo through, ano. Tuloy lang like, ilog, river flow. Ulit din, kung iwan ka man kung sino mga lalaki, meron kang kami. Yes. May walang bakla kang nakapaligid sa'yo. Tama. Papabugbog kita. Ipapatulong ko kay Balak! Manda! Kamusta ang puso? Ang puso ko is very happy kasi it's my first time na makaabot ng 2 years. Wala na! 2 years and malapit na kami mag-3. Wow! I'm so thankful kasi tinanggap niyo si Gold sa puso. Ang puso niyo. Kasi happy po yung puso namin talaga. At saka kay Andrew ha, ito, seryoso lang. Kasi usapang pag-ibig naman na ito, sabi kasi ang topic, usapang pag-ibig. And nakita talaga namin sa Angol na super strong sila. Kasi dati lalo na dati, alam mo si Gold, hindi siya mahirap tanggapin. Hindi siya mahirap mahalin, di ba? Si Gold, mabait na bata. Ang laki na nga niya ngayon. Dahil si Gold, siyempre, bilang kaibigan, may mga makikita kami kay Gold na hindi maganda. Lalo na pag minsan kasi tao lang kasi tayo nakakagote na hindi maganda. May mga nasasabi tayong hindi maganda. May mga napaparamdam tayong hindi maganda. Pero kay Gold, naramdaman ko yung lahat. Pero mas pinatunayan ni Gold na tao lang siya. Na kaya niyang bumawi.
na hindi kailangan mabura lahat ng magagandang nagawa mo sa isang pagkakamali lang, di ba? And nakita namin, kaya sabi ko talaga, si Gold, kahit ilang beses ako naurat ko kay Gold, di ba Gold? Mag-hi ka naman. Diba? Kasi madaling nagagawa din si Gold. Kasi syempre, bilang kasama din talaga ni Andrew or kaya ni Limuel, di ba? Syempre kami lang yung magpuprotektahan eh, di ba? Pag minsan na lulukot si Andrew, siyempre, naiinis ako kay Gold. Pero, alam mo yun, mas pinatunayan ni Gold na, no, mas strong yung love ko kay Andrew. So, kaya tumagal sila ng ganyan. 2 years. And then, ako agree ako talaga dyan. Parang, nasaksihan ko kasi, yung kung paano nilang tulungan yung isa't isa sa mga weaknesses nila. Di ba? And ayun, sobrang laki na itulong ni Gold, hindi lang kay Andrew, kundi sa amin dito. Totoo. Off-camp talaga, sobrang dami yung itulong dito. And I'm so grateful kasi, tumagal ng 2 years, masaya yung kaibigan ko, masaya yung kaibigan namin. And may nagmamahal sa kanya ng truly. Di ba? Ang usog ng kita. And congratulations din sa Jessica. Sa mga achievements na natangasan natin ngayon, mapa-boyfriend, family, God, sa lahat ng taong naging part ng journey natin na to, maraming salamat sa inyo. Yes. Thank you. Diba? And of course, thank you God for guiding us every day. And syempre kay Kuya Lloyd na laging andyan, di ba, na binuo tayo bilang isang mabuting tao, di ba? Right. Na marunong tumingi sa pinanggalingan, di ba? So, itong mga girls na to is napalaki ng mabuti. So, maraming salamat. And, of course, thank you so much, Ando. Yes. Thank you so much kay Aye, kay Limuel, kay Balong, kay Jessica, kay Joven, and all sa mga bayot na always sumusuport sa amin ni Gold. Yes. Thank you so much. No? At nasa energy mo, no? Parang na ako, thank you so much sa panonood, mga ka-Angol. And huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa mga channel nila. Ayer, Malia, Limuel, Balong Fernandez na on the way to 100. Yeah! And Jessica Absalon, also sa Angol. Thank you so much, panonood. Always remember, guys, don't be silver. Stay Angol! Hanggang sa muli! Bye!